pagpapaalam na pagbati mula sa mga makabayang guro. Ako ay natasa na magkwento ng ilang eksena mula sa buhay ni Andres Bonifacio. Sa kasamang pala, dahil sa kakulangan ng panahon, ay iisang eksena lamang ang aking maikikwento. Ito ang kwento ng lintik. Ang kwento ng lintik. Ganito yung kwento na yan. Noong unang mga buwan ng 1896, ay damang-dama na ni Andres Bonifacio na parating na ang himagsikan. Yung mga anak ng bayan, naghahanda na para sa pakikipaglaban na ito. Pero sabi ni Andres Bonifacio, talagang likas na mapagkumbaba, merong kulang sa likado. Kailangan nating tawagin si Jose Rizal sa dapitan para sa imamuno sa ating himagsikan. Kaya ang ginawa nila ay pinadala nila si Pio Valenzuela sa dapitan upang kausapin at kumbinsihin si Jose Rizal na sumali at mamuno sa himagsikang Pilipino. June 21, 1896, inausap gabi na noon ni Pio Valenzuela si Jose Rizal. Mga kasama, ano yung sagot ni Jose Rizal kina Andres Bonifacio? Ayaw! Ayaw daw! Ang sagot niya ay ang tatlong kulang. Ano yung tatlong kulang? Yung unang kulang, kulang ng pagkakaisa ang mga Pilipino. Ang ikalawang kulang, kulang sa edukasyon ang mga Pilipino. Ang ikatlong kulang, ayan o mga kasama, kulang sa mga armas ang mga Pilipino. Kulang, maghintay, hindi pa napapanahon, sabi ni Jose Rizal. Okay, so bumalik si Pio Valenzuela kay Andres Bonifacio at sa mga katipunero, nasabik na sabik na marinig ang sagot ni Jose Rizal. Kinwento ni Pio Valenzuela yung tatlong kulang. Ano ang sagot ni Andres Bonifacio? Ano ang lumabas sa kanyang bibig noong sandali na yon? Ang sabi niya ay lintik! Lintik! Kung gusto niyo, lintian! No, tulad ng isang paborito ko. Lintian! Lintik! Sabi ni... Sabay-sabay tayo! Lintik! 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 Sabi ni Andres Bonifacio. Ano? Saan nabasa ni Jose Rizal ang ganyang mga ideya? Sabi ni Andres Bonifacio. Saan nabasa ang katotohanan mga kasama? Sabi ni... Sa kasaysayan ng ating mga himagsikan, ang mga uring api ay hindi kailanman nagsimula na may sapat na armas. Ang pagsamsam at pagpaparami ng armas ay sa mismong pakikitigma. Ang ikalo pa, sa katotohanan ng mga uring inaapi ay hindi kailanman nagsimula na may sapat na edukasyon. Dahil ang edukasyon ay nasa larangan ng pagwelga, pagkikibaka at pakihimagsik. Ikatlo, hindi kailanman nagsimula ang bansa sa sapat na pagkakaisa. Yung mga inaapi, ang pagkakaisa, ang pagkakapit-bisig, ang katapangan ay lalong lumalakas at nagwawagayway sa proseso ng ating pagrerevolusyon. Hindi nga ba, ang tatlong kulang ay walang saysay ng mga kulang. Ang panahon ng pagkikibaka ay ngayon na, at tulad ng panahon ni Andres Bonifacio, ang ating panahon ay ang ating panahon ngayon. Ang panahon na tayo'y dapat magsabuhay ng diwa ni Andres Bonifacio at ang mga anak ng bayan ng 21st siglo ay ituloy ang revolusyon hanggang sa tagumpay. Maraming salamat.